Bumaliktad nga itong si Charles Barkley, mga idol, patungkol sa opinion niya sa team ng Los Angeles Lakers. Pero bago yan, i-update muna nga tayo, and I think alam nyo na, mga idol, na eto nga daw si Draymond Green ay suspended for Game 3. Yan ay matapos nga daw ng pagsipa niya dito kay Domantas Sabonis. At binasi nga daw ito ng NBA, mga idol, sa past, sa history na ito ni Draymond Green patungkol nga sa mga unsportsmanlike acts niya daw, sabi ng NBA. So talaga nga namang malaking kawalan para sa team ng Golden State Warriors. Ang parang kanilang motor, ang engine ng kanilang team ay hindi nga makakapaglaro sa very pivotal, very important na Game 3 kung saan pwede ang Warriors na bumabanga malaglag sa pagiging down 0-3, and no one in the NBA history, mga idol, ang naka-comeback from being down 3-0. So talaga nga namang kinakailangan ng mga Warriors players, especially sila Stephen Curry, Klay Thompson, na mag-step up big time sa Game 3 matchup nila against sa Kings, dahil kinakailangan nga nilang manalo sa labang ito. At mga idol, balita nga rin kay Domantas Sabonis na questionable nga daw siya sa Game 3 laban sa Warriors nang dahil nga daw sa sternum contusion niya. So of course, yan ay dahil nga sa pagsipat pagtadyak ni Draymond Green sa kanyang ang dibdib. So yan nga, mga idol, ang update patungkol nga dito sa team ng Golden State Warriors kay Draymond Green, pati na rin dito kay Sabonis para sa kanilang next game. At ngayon nga, pag-usapan at bigyang pansin natin itong si Charles Barkley at ang kanyang pagbabaliktad ng kanyang opinion patungkol nga dito sa team ng Los Angeles Lakers. Well, sinabi kasi na ito ni Charles Barkley earlier in the season na ang Lakers nga daw ay feeling nila mas magaling pa sila sa inaakala nila. Hindi na nga daw ito bubble, sabi niya dito kay LeBron James, sabi ni Barkley. And then mga idol, nung nagharap ang Lakers at Clippers, nung matalo nga itong Lakers, ay sinabi ni Barkley na Lakers ain't gonna make no run. Tinalo nga daw sila ni Kawhi Leonard at binigyan nga daw sila ng mensahe na he's the king of LA. And mga idol, ngayong playoff time na at ginulat nga ng team ng Los Angeles Lakers ang lahat sa kanilang Game 1 win laban sa Memphis Grizzlies, at hindi lang ito basta-basta panalo kung hindi very dominant win pa ito, ay ito nga si Charles Barkley. Sinabi niya, "If you actually look at now, kapag titingnan mo nga daw ngayon, the Lakers has the easiest path nga daw papuntang conference finals." Mas gugustuhin nga daw ni Barkley na maglaro ng play-in game at kaharapin nga ang isang bad team sa iyong home court. At ito nga daw, Clippers, ay mas mahirap pa nga daw ang tatahakin papuntang conference finals dahil kailangan nilang talunin itong Phoenix Suns at Denver Nuggets. So kitang-kita nga natin, mga idol, in broad daylight, mas maliwanag pa sa araw ang itong si Charles Barkley na talaga namang nag-iba ng opinion patungkol dito sa team ng Los Angeles Lakers. All throughout the season ay talaga namang tinatrash talk niya ito, basura, hindi magaling. At kahit nga, mga idol, nung nag-trade ang Lakers tapos na nanalo sila ng mga games, ay hindi rin nire-recognize ni Barkley, fake lang daw yon. Sinabi niya, "They are not making a run." Yan ang nasabi ni Barkley. Pero ngayong playoff na, mga idol, at sa Game 1 pa lamang ito, nakita niya siguro ang potential na itong team ng Los Angeles Lakers, at agaran niyang sinabi, ang Lakers ang may easiest path nga daw papuntang conference finals. Kaya naman hindi na rin napigilan ng mga Lakers fans na asarin, itroll itong ang si Charles Barkley. Talaga naman daw na pinakikita at pinatutunayan lang na ito ni Chuck na siya nga daw ang number one hater na itong team ng Los Angeles Lakers sa TV. Anyways, mga idol, ano bang masasabi nyo dito sa pagbaliktad ni Charles Barkley sa kanyang opinion sa team ng Lakers? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.